Yan guys, tinanggal ko yung CVT ulit. Gawa nang galing kami sa rides. Naging OB yung bell. Ayan. Kulay OB. Kaya naglilinis ako ngayon ng CVT. Then ito, nag-i-slide siya kaya niliha ko siya. Tinanggal ko yung makinis na part. Naka-groove na din siya. Ayun siya. Pero nag-i-slide. Abang ko kung bakit. Ayan. Kanilinis ko siya. Tingnan ko kapag naikabit ko. Saka yung kanyang lining, nag-lock. Ito. Nag-lock. Nahirapan ako kanina pagtanggal. Hindi siya talaga na angat. Ayan. Hindi na siya naangat. Kaya ang gagawin ko ngayon, tinanggal ko siya, kinalas ko. Yan. Then lalagyan ko ng kaunting grease ito. Ang ginagamit ko dito guys na grease, itong water resistant, saka yung original na grease, hindi yung ordinary. Nilagay ko lang siya dito sa Lag Angel kasi yung madami lang doon. Para hindi siya kagad na ano. At guys, check nyo din yung mga clutch lining nyo. Kaya pa nawala ng takbo. Nag-lock. Isa lang yata ang naangat. Yan. Ang gamit ko na ngayon guys is stock clutch spring. Stock center spring. Kasi pag matigas ay makigas. Kaya balilik tayo sa stock. Yan. Lalagyan lang natin ito guys. Pagkalagay, kabit ko na ulit. Yan. Lagyan natin siya ng grease. Paikot. Kaunti lang, kasyanan lang. Huwag yung kadamihan at baka pumunta dun sa lining. Natin. Gulag-gulagin muna natin. Para hindi siya mag call yung kabit. Huwag nyo lang basta guys kadamihan ng grease. Kasyaanan lang talaga. Kampalanhan. Kunat ng itakbo at nag-lock. Nag-lock yung clutch lining. Then, ito. Kabit na natin. Stock lang guys ang gamit ko. Para tipid sa gas. Push lang natin gamit ng screw. Easy. Basta itong maiksi dito yung part. Tapos papasok yung part na mahaba.
siya. Yan, ito din. Then itong plate, yung plate nasa ilalim makinis. Yung lining ko kasi guys, ano na siya, pinabanding ko lang. Hindi mahirap yung kapabit ng kumila. Ayan. Yung makinis din nasa ilalim. Problema ulit na yung place. Ay, long nose. Try na lang natin. Dapat guys, long nose gamit na dito. Yun lang, tumalbo. Nakuha ko yung tumalbo hype. Muntik pang mawala. Kaya wala kasi akong lungos na iwan ko doon sa kabilang bahay. Kaya gamit na lang tayo ng vice grip. DIY lang. Yan. Yan ito. Oops, tatalbo pa. Dapat pa ako itong siya. Yeah. Ano siya guys, nakabit na natin. Isilang natin. Siguraduhin yung nakalak. Baka kumalas habang tatak.
Okay. Pinasimbolin ko lang guys itong ano. Bell stock yan guys. Stock din ang gamit ko. Okay guys, naikabit ko na. Pagod. Saka nag-try ko yung combination ng 17-13. Tingnan ko dati kasi noon mag straight 17 ako pag naka-center stand na 145. Ngayon tingnan natin kung mailan siya sa center stand. Na-off ko lang yung HTC kasi parang doon kasi sa pag-o-overtake minsan nabibitin ako doon sa straight 17, kaya try kong combination ng 17-13. Medyo aggressive yung makina. Try natin. Okay lang. Hindi po masyado na lalapat yung bell, kaya medyo mabibrate pa yung ano, yung handlebar natin. Isa pa, try natin. Ubusin natin yung RPM, parang hindi kasi ubusin yung RPM. Last. From 44 lang talaga. Kasi pag nag-combination ka ng 17 saka 40, para kang 15.5 grams ang bola. Tama ba? 70. Compute natin mamaya. Okay, kasi medyo nabibitin ako pa nag-o-overtake. Sa akin naman kasi di masyado importante ang dulo. Basta huwag yung sa nabibitin sa pag-o-overtake. Ayan. 144 pag center stand. Awan ko lang sa actual. At-date ko na lang kayo guys.